Alfredo, tingnan mo. Dalawang Alexandra ang nasa harapan natin. Huwag kang palilinlan. Isa sa kanila ang impostor. Sino sa inyo si Alexandra? Ako! Sinungaling! Isa kang impostor! Ikaw ang impostor! Ginaya mo mukha ko! Kung sino ang makapagsasabi ng tamang kaarawan ni Alexandra, ang siyang aming anak. Kailan ipinanganak si Alexandra? August 28, 2000! Alfredo, sabay silang nagsabi ng kanilang kaarawan. Sino ba sa kanila ang ating anak? May pulis. Nasundan ako ng mga pulis. Kailangan ko nang makalayo dito. Barilin siya! Isa siyang impostor! Alexa, huwag! Huwag niyo siyang barilin! Siya ang iyong kakambal! Alexandra! Kwento ng kambal na sina Alexa at Sandra, subalit hindi magkakilala dahil sila ay napaghiwalay sa isa't isa at nabuhay sa magkasalungat na kapaligiran. Ang isa ay puno ng pagmamahal at ang isa naman ay dumanas ng pangapi at sa hindi sinasadyang pagkakataon, sila'y nagtagpo hindi upang magsama kung hindi para maging magkalaban sanggala ng kani-kanilang ipinaglalaman. Alexandra! Ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang, Alexandra! Kilala mo siya, sir? Paano mo siya nakilala? Sandra! Ha? Eka, saan ka pupunta? Lalapitan mong lalaki yan? Ikaw nga ba yun, Sandra? Anong ginawa mo sa buhay mo? Bakit kasama mo ang lalaking yan? Bakit? Ariel? Ariel, anong ginagawa mo dito? Kasama ka ni Tito Poldor? Traidor! Ariel, anong ginagawa mo dito? Isa ka rin ba na membro ng sindikato? Hindi. Bakit naman ako magiging membro sa sindikato? Traidor ka! Huwag kang maliwala sa kanya. Alexa! Isa siyang miyembro ng sindikato. Alexa, tinawag mo siyang Alexa. Tinawag mo Alexa, itong si Sandra. Ha? Edward? Isa't isa. At ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa anak nilang si Sandra. Mapalad ang Sandra na yun. At nagkaroon siya ng mga magulang na mapagmahal. Ano kaya talaga ang nangyari sa kanilang anak na si Sandra? Nasaan na kaya siya ngayon? At talaga sigurong kamukhang kamukha ko siya. Bakit hindi na naman silang mag-asawa? Ang nagsasabing ako si Sandra. Maging si Ariel ay Sandra rin ang pagkakakilala sa akin. Sana hindi na babalik dito si Ariel. Siya ang nakakita na hindi ako marunong umakyat ng kabayo. Siya ang nagtanong sa akin kung sino ba talaga ako. Sana hindi na babalik si Ariel dito. At lalong hindi ba babalik ang anak nila ditong si Sandra. Dahil hindi na rin ako makakapayak na mawawal pa sa akin ang ganitong klaseng buhay na may mga kulang na magmamahal sa akin.
hindi ako papayag. Magsalita ka, Edward. Tinawag mong Alexa doon si Sandra. Siya ba ang tinutukoy mong Alexa? Oo. Oh. At huwag kang magkakamaling kunin niya. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangay. Dito ka sa likuran ko, Alexa. Makanganib ang buhay mo sa lalaking yan. Dito ka sa likuran ko. Subukan mong kunin niya. At magkakamatayan tayo. Ano bang ginagawa mo, Alexa? Dumito ka sa likuran ko. Tinawag mo na naman akong Alexa? Hindi nga ako si Alexa eh. Ako si Sandra. Narinig mo? Hindi siyang tinatawag mong Alexa, kundi siya si Sandra. Sandra, ikaw pa yan? Oo, Ariel. Si Sandra ito. Anong kalukuhan nito, Ariel? At anong ginagawa mo dito? Pinasundan ka ba sa amin, eh? Tito Poldo? Wala kang karapatang tanungin ako, Edward. Kung may dapat managot dito sa mga itatanong ko, walang iba kundi ikaw. Ano? Ako pa ngayon ang mananagot. Eh, ako pa nga ang nagligtas kay Alexa. Sa kamay ni Tito Poldo. Pasisiraan ka na ng ulo, Edward. Hindi siya si Alexa. Halika na, Sandra. Umuwi na tayo. Aray ko! Ano ba kayong dalawa? Nasasaktan na ako, ha? Huwag mong sabing sasama ka sa Ariel na yan. Hindi mo yung kilala, eh. Inaamin ko. Mandurugas ako, pero wala pa akong napapatay na tao. Kung lumalaban man ako sa mga tauhan ni Tito Poldo, sa sundukan. Panay mga supply ang mga tira ko sa baril. Kaya, kahit papalo, hindi ako kriminal. Hindi tulad ng Ariel na yan. Hindi mo pa kilala eh. Sumasama ka na. Sino nagsabi sa'yo na hindi ako kilala ni Sandra? Hoy, Edward. Mga bata pa kami. Magkaibigan na kami. Madaling magsinungaling. Huwag akong lukuhin mo, Ariel. At alam mo ba, Alexa? Magaling magmalinis yan. Kunwari, marang alang trabaho. Yun pala, imyembro ng sindikato. Oh, bakit hindi ka makasagot ngayon? At alam mo ba, gumagamit pa yan ang tiyapa ng pulis para makadilahin siya. Hindi ba ninyo nararamdaman? May mga taong papalapit dito sa kinaroro natin. Pasukin niyo ang maliit na barong-barong na ito at tingnan kung sinong nariyan! Tara! Tumukbong tayo! Soledad, yung duplicate ng susi sa sindahan, nakita mo ba? Oh, hindi. Bakit? Eh, hindi ko kasi alam kung saan ko nailagay. Ang alam ko, naiwan ko lang dito sa lamesa kanina nang buksan ko ang tindahan. Kung kailan tayo may pupuntahan eh, saka naman nawawala ang susi. Ay, nako. Nandiyan lamang yun. Hindi mo naman alam kung saan mo nailagay. Oo nga eh. Talagang bumabata na tayo eh. Eh, tulungan mo nga akong maghanap. Oh, sige. Pupunta ako sa kusina. Baka naiwan mo doon kanina. Oh, talaga, ang tao ito. Tumatanda na ga. Ah, kumain ka ng marami, ha? Maraming bade. Ay, nako. Baka dito naman nailagay sa ibabaw ng cabinet.
Ay, wala naman. Sa ibabaw ng ref. Baka doon niya na ilagay. Teka nga, kakapain ko. At hindi ko makita ang ibabaw ng ref. Soldad! Soldad! Oh, bakit ba? Sadali lang! At hinahanap ko pang susi ng tindahan na nawawala po! Soldad! Oh, bakit ba? Tignan mo kung sino itong nasa dyaryo. Tignan mo! Si Sandra? Wanted! Puno tayo! Alisa! Halika na! Ano ba kayong dalawa? Okay na ako. Tara na! Okay lang ba kung bubuhatin kita? Ako nang magbubuhat sa kanya. Okay na ako. Kaya tara na! Sige, tayo na! Ganito ang nararamdaman ko. Bakit para akong natatakot? Pero wala namang dahilan para matakot ako. Ang lakas ng tintig ng puso ko at ang mga kamay ko nanlalamig. Bakit kaya? Anong naging wanted si Sandra? Eh, naririto lang naman siya sa bahay. Oo nga, pero tignan mo ang larawan. Hindi ba't siya yan? Ang layo ng kuha, tapos nakatagilid. Paanong masasabing siya yan? Huwag mo nang isipin yan. Eh, parang ang siya eh. Kung wala lang dito ang anak natin, iisipin kong siya ito. Dako, paanong magiging wanted ang anak mo? Eh, wala namang ginagawang krimen. Hindi nga siya umaalis dito sa bahay eh. Halika na nga't harapin natin ang nawawalang susi ng tindahan. Alfredo, ito na naman ang nararamdaman ko. Para akong ninenerbiyos nang hindi ko naiintindihan. Iba talaga ang nararamdaman ko. Parang laging may hindi magandang magyayari na nararamdaman ko. Ano kaya kung magpa-check up ka ulit sa doktor? Ang ibig kong sabihin, magpa-check up ka sa ibang ospital para sa sinasabi nilang second opinion. Mas mabuti pa nga siguro na mag-second opinion tayo. Baka nga nagkamali lamang yung doktor na tumingin sa akin. Sige, halikan at magpalit na tayong ng damit. Talagang nag-aalala na rin ako eh. O sige, dumito ka lang at isasara ko muna lahat ang pwedeng isara dito sa bahay. Mahirap na. Mag-isa pa man din ang anak mo. Oh no. Nasaan sila? Napatay ba ninyo? Hindi, Bosing. Nakatakbo na naman sila. May pintuan palang palabas ang bahay nito. Kabisado ng radio na yun ang pasikot-sikot sa lugar nito.
dito siya nanirahan. Kaya alam na alam niya kung saan siya tatakbo, Lilis. Pero hindi bali, hindi tayo titigil hanggang hindi natin sila nasusukol. Sige na! Habulin sila hanggang sa magbistula silang mga daga na wala ng masisilungan. Eh, saan natin sila hahanapin, Bosing? Gumagabi na. Wala tayong dalang class line. Gumagabi na nga eh. Pasado alas 4 pa lang. Ang naman-taman ninyo. Eh, Bosing, hindi naman natin makikita yun. Kagad, kung sakali mang makikita natin eh, siguradong gabi na siguro. Tigboy, gusto mo na naman yatang hindi makakain sa loob ng taklong araw. Eh, hindi, Bosing. Eh, kahit madilim, kahit walang plus light, mahahanap natin sila, Edwin. Tayo na, mga kasama! Tayo! Alfredo, talagang hindi humihinto ang kabog ng dibdib ko. Parang may kinatatakutan ako. Sandali na lang, ha. Mayat-maya ay lalabas na rin ang doktor. Ang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Ang anak mo, tawagan mo nga. Oo, tatawagan ko ng anak mo. Pero relax ka lang. Naririto na tayo sa ospital. Hinihintay na natin si Doc. Hindi ko talaga naiintindihan ang nararamdaman ko. Parang laging nasa panganib ang anak natin. Masasagot ang mga tanong mo sa oras na ma-check up ka na ni Doktor. Sa ngayon, ipanatag mo ang loob mo at tatawagan ko na ang anak mo. Oh, hello anak. Okay lang ba kayo ni Didang dyan? Kumusta ka na dyan? Mag-ingat ka dyan ha, yung bilin namin ng inay mo. Kung may kakaiba kayong nararamdaman, pumasok kayo agad sa loob ng bahay at agad tumawag ng pulis, ha? Okay lang naman kami ng inay mo. O sige anak, mamaya na lang kita tatawagan kasi baka darating na yung doktor na mag-check up sa inay mo. O sige ha. Dito muna tayo sa park. Magpalipas ng gabi. Kailangan nating magpahinga para hindi maubos ang lakas natin. Oh, kakaupo na nga. At makasandal sa malit na punong kahin na ito. Sobrang pagod ko ah. Hindi ba tayo matutuntun dito? Mas delikado kung naririto tayo. Maraming taong madadamay. Halimbawang magkaputukan. Isa pa, wala tayong pwedeng pagtaguan. Parihan laman at maliliit na purong kahaya ang naririto. Dito nga ang mas maganda natin pwedeng pagpalipasan ng gabi. Pansamantala. Dahil hindi iisipin na ni Tupoldo na naririto tayo. Dahil parke ito. Ang mabuti pa. Ipahinga ko muna. Pero ikaw muna ang magbantay. Ano? Ako na naman ang dihana. At bakit ka naman naupo sa tabi ni Alexa? At saan naman ako pupwesto? Kailangan namang doon ako sa isang puno magpahinga. Naririto kayong dalawa. Kung ganun, dalawa tayong gising. At dalawa tayong magpabantay. Thank you.
kung yung unang dyaryo na nakita natin, parang nagdalawang isip pa ako. Dahil bukod sa patagilid ang kuha ng larawan, eh maliit ang pagkakakuha sa mukha niya. Eh pero ito, oh, ang dyaryong ito ay close up ang pagkakakuha. Alfredo, nag-aalalan ako ngayon. Paanong nasangkot sa ganitong gulo ang anak mo? At ang ipinagtataka ko lamang, paano siya nasangkot sa gulo? Isamantalang hindi siya umaalis ng bahay. Eh, hindi kaya nung minsang pumunta siya sa bayan para mag-aral ng martial arts. Eh, isipin mo na lamang. Eh, bakit siya muling nag-aral ng martial arts? Eh, dati na niyang alam ang martial arts. Eh, hindi kaya dahil may pinaghahandaan lamang siya? Tulad ng pagtaka sa mga alagad ng batas. Ha? O kaya naalala mo noong natagpuan siyang walang malay? Hindi kaya sa pakikipaghabulan niya sa mga alagad ng batas, eh kaya siya nawalan ng malay? Huwag mong sabihin na niniwala ka sa balita ng dyaryo yan, Alfredo. Hindi kriminal ang anak ko. Hindi! Nagkakamali lamang ang mga alagad ng batas. Naiingit lamang ang kanyang kapapulis. Hindi siya kriminal! Ano ang gagawin ng mag-asawa kung mapatunayang si Sandra nga ang suspect? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang, Alexandra! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato, Alexandra! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.